Dan shout out sa KMJ at yan kasama ko si Kajerik Mishan. Unit. Sana patuloy kayong suporta sa channel namin. Yun lang. At abang-abang lang kayo mamaya. Yan, at kami dalawang pupunta doon sa higanting uod na sinasabi. Pero ito mga kamad, hindi naman talaga sa atin. Katulad nung na KMJ, hindi naman talaga higanting uod yun. Sa katunayan po talaga, kahit ako po, nakikita ko po yun. Ano yun, yung pukyutan po. Ito yung nakita nila doon sa Quintina, yung na Kim G's. Yan. Doon tayo ba nasa may... Hindi na. Pate. Pagkalaw naman ang asa nga. Yan. Yan, laki niya oh. Yan, tingnan nyo mga kawad, yan yung nakikita nila katropa at saka nila ano dun sa misterong gala dun sa lugar nila. So yan mga kawad, magandang hapon sa inyong lahat at yun nga, kung nakikita nyo mga kawad na dito may mga malaking puno ng kahoy dito at siyempre, nandito tayo mga kawad sa mangrove. Yung punong na tinatawag. At dito yung nakita natin yung tulay na ginawa ng Team Kamars dito. At yun, may pupuntahan kami mga kawad ngayon ni Yuiner. At kasama ka pala si Yuiner ngayon. Pupuntahan namin yung... ito yung sinasabing uod. Giganting uod. Pero yun mga kawad, ito... I-confirm talaga namin sa inyo, hindi talaga to uod. Hindi ito higanting uod kasi ano to, ito yung kasama nung higanting uod doon sa Quintina na dinablog ng ating mga kasamahan at sa KMGS. Yan sa tat sa KMGS at yan kasama ko si Kajerik Mishan. Si Winner. Sana patuloy kayong suporta sa channel namin. Yun lang. At abang-abang lang kayo mamaya. Ayan, at kami dalawang pupunta doon sa higanting uod na sinasabi. Pero ito mga kamad, hindi naman talaga sa atin. Katulad nung na KMGS, hindi naman talaga higanting uod yun. Sa katunayan po talaga, kahit ako po, nakikita ko po yun. Ano yun, yung pukyutan po. Malimit naming ginagawa yan dati sa amin sa Quezon. Malimit naming ginagawa yan sa gubat na hanap kami ng ganyan sa malaking puno ng kahoy. At ngayon may namataan daw si Winner doon na yun nga pukyutan na malaki. Malaki na yung bahay niya doon sa puno ng kahoy. At titingnan natin mga kawal kung pwede naman siyang kuna ng honey. Yung honeybee na tinatawag mga kawal. At napakasarap noon at vitamins yun sa lahat ng uri ng tao. Mga bata, laro sa mga bata. Ayan. At yan, pupuntahan natin, abang-abang ninyo lang mga kawad at pupuntahan namin doon. At ibibidyo lang namin ang kung anong kalagayan o malaki na ba yung bahay niya. So let's go na tayo mga kawad at abang-abang kayo doon. Yan na yan, nakita na first time ko ulit makarating dito mga kawal, no? Ito yung ginawa nila Kamars dito, sa Team Kamars. At ito nga, maganda na yung pagtawid ng mga tao dito, yung mga, lalo na yung mga estyanting trabundok. Kasi ito lang pinaka-shortcut dito na daanan mga kawal. Galing doon sa bundok. Kung hinikita nyo, ito yung mangrove. Pero ito yung pinakamatandang daanan dito mga kawal, nung panahon. Yan at kung nakikita nyo maraming tubigan yan, at maraming baghaw, bakhawan. Yan, ito yung pinaka shortcut na daan na papunta dun sa sityo namin sa Kiramuna. Kung galing ka dito sa bundok ng Kastilyo. Yan at Sioner, simula bata ka pa yun, daanan na to no? Daanan na to nung bata ka pa. Mga ilang taon na kaya ito naging daan?
70 years. Grabe no, tagal na pala. Dati ito mga kawel natin dyan noon, noong araw, dati pispan yan. Tapos yung dike niya hanggang abot yan dito. Kahit lumaki man ang dagat, hindi ka pasok doon. Ano yung dike? Yung parang... yung tinatambak na pinaghukaya ng lupa, no? Yung pilapil, tawag sa Tagalog, pilapil. Naabandon na ng may-ari, yun. Kumantay niya halo sa... ano? Yan at ito ba lang ginawang daanan mga kawal dyan. Ito yung mga yung dati kasi yan yung lugar na yan. Ano yan dating palaisdaan, palaisdaan no? Pispa no? Yan at yung pinaghukay dito tinambak sa gilid at kaya naging daanan siya. Pero napakatagal na panahon no? 70 years na sabi ni Yener. Daan na to. Hanggang nagbinata ako, daan na to. Kaya napakalaking bagay sa mga taga-bundok no, lalo na pag na mga estudyante yung nag-aaral dyan sa amin sa Kiramuna. Hindi na sa ayon sila mahirapan sa ano. Pasalamat tayo sa mga nag-sponsor at mga gumagawa dito. Hindi lang tayo nakatulong nung panahon na ginawa nila to kasi busy tayo sa paghanap buhay. Kanya-kanya kaming linya ng hanap buhay. Siyempre hindi tayo nakapag-tulong dito. So ayan at let's go na tayo mga kawal sa ating ruta at pupuntahan nga natin yung ano Pukyutan, malaking bahay ng Pukyutan. Labi na ito, para inom ka pa. So yan mga kawal, at kung nakikita nyo Nyugan na yan sa kabila. Sabay pagdating doon sa kabila, Nyugan din yun pagdating doon sa amin. Sabay ito lang yung pagitan mga kawal sa, dito sa bundok at papunta doon sa amin. Yung pagitan na yan, yung mangrove na walang ibang shortcut na daan mga kawal papunta doon sa amin. Kasi yung mga taga bundok pag pumupunta na mimili or may bibilhin. Dito talaga ang daan nila. May karsada na sa itaas mga kawal na bago pero kung ikumpara dito sa shortcut, mal napakalapit at doon napakalayo. Maigi lang yun sa may mga service na motor. At mabilis lang pero pag naglalakad lang kasi karamihan dito sa bundok walang motor. Ayun, nag-shortcut sila dito sa ano. Dito nga sa daanan na to. So yun at medyo malalayo pa tayo ng konti, mga 15 minutes pa natin lakarin. So abang-abangan nyo lang pagdating namin doon. Ano mga kawal, nandito na kami sa malapit at iwan namin yung machinilas namin kasi putik. Sobrang putik yung mga kawal. Yan nga, abang-abangan nyo yung pupuntahan namin at medyo masakit sa paa at medyo ma... sanay tayo na makad ng ganito no? Simula ng kalyo yung mapa natin mangrove dito mga kawal mangrove
makikita nyo yung may mga bakas man siguro sa paan nyo yun. Para tayo ng limango nito yo. Hirap pa naman takbuhan nito dito. Uy, sakit sa paa. Ang daming mangrove dito mga kawan. Dapat datar pala dito, may buta tayo no. Na si Pajerik. Sa loob tayo ng mangrove. Nasa malaking kahoy sir. Tandaan. So yun na, tabang-abang lang mga kawal dahil malapit na kami. Pwedeng magbago ang mukha namin. Sana basta may mga daan sa paa, may mga bakas ng paan yun. Ay. Siguruhin lang natin oh kung yan ang nakita na nga. Lapit na natin. Hindi yan. Hindi lilipad yan. Kabisado ko yan. Huwag mo lang talaga siyang galawin. Hindi siya mga ano. Huwag ko lang din lumapit masyado sa doon sa... Oo. So yan, lapitan. Lapitan natin mga kawal. So yan mga kawalda. Oh, maliit pa nga yan. Diri ko yung pwede.
So ayan mga kawad, pakita ko lang sa inyo. So ayan, yan yung sinasabi nila ang uod mga kawad. Ito yung nakita nila dun sa kintina, yung nakimjis. Malaki na yung ano. Yan, laki niya, oh. Yan, tingnan niyo mga kawad. Yan yung nakikita nila katropa at saka nila ano dun sa ni Misterong Gala dun sa lugar nila. Sobrang dami. Milyong siguro yan. Milyong piraso ang bantay. Oo. Ganyan kalaki din yung nakikita namin sa mga kagubatan doon sa amin. Ayan o. Ayan. Matindi yan gumagat mga kawad. Parang bubuyog yun eh. Maliit lang ng konti sa bubuyog pero hindi ako natatakot sa ganyan mga kawad kasi subukan na yung mga ganyan. Pero kung pagtulungan ka talaga, patay ka talaga. Patay talaga ang tao. Ano? Yan. So, abangan niyo mga kawald noon yung gagawin natin namin ni Yuiner diyan. Yung gagawin namin na pagpuhag diyan at kukunin natin yung honey niyan, yung honeybee. Yan yung honeybee mga kawald. At napakamahal nung katas niyan at vitamins sa mga bata. Hindi lang sa mga bata kundi sa mga manok, ganun. At napakasarap niyan, napakatamis. Ah, bisog direct. Ko no. O pag karamihan mo. Ano na? Oo. Kasi pag usok niyan, liparan niya mga 'yan. Lip. Malaki na nga 'yung ano niya. Yung bahay niya. Yan, medyo lapitan natin ng kunti mga kawal. Sisiguraduhin ko lang talaga kung may laman. Yan ang ulo yun niya. Pura, yun. Yan ang pinakaulo niya, yung maliit. Ang sinasabi yung ulo mga kawal, yan yung kinakargahan ng ano mga katas nila, yung pulot, tawag sa Tagalog pulot, pinakapulot niya, yung pinakamatamis. Yung malaki na yan, yan yung malaki na yan, yan yung bahay nila na pinaglagyan sa kanilang mga sisiw. Yan at napakalaki ng kawal. So, titingnan ko lang kung ano mga kawal, yung malaki na talaga yung mga ano niya, yung bahay niya. Napakasarap niya mga kawal. Abang-abangan nyo lang sa aming content yung inner at ano namin yan, namin yung kasi yung ulo makapal na yung ulo niya. Yung sigurado marami na yung malaki na yung pulot niya. Di suot mo lang yung ano. Suot mo lang yung mga ano dyan. Kasi pag usok, kahit mag-upo lang tayo dyan, basta may balo tayo. So yun mga kawad, no? Laki. Kasing laki siya ng ano mga kawal, ng lamisa.
narangkaso tayo ng 3 araw mga kadirek. Yun lang ang pinapanuhan ko, baka tayo di malasin na magkagat dyan. Kung masarap ang honey, so, pagtulungan ka talaga, patay ka talaga nyan? Pagtulungan ka nito? Masarap ang honey. Yan ang pinakamasarap sa kagat. Tingnan mo yung dito banda sa may uluhan nyo. Yan bahay nyo. Malapad na talagang bahay nyo. Yung ulo niya, tingnan mo. Alata mo talaga, yung iba na tapos nang mag ano, tapos nang maglagay ng pulot doon sa ano, tapos nang mag, uy, nandito na. Tapos nang maglagay, lilipat yan dito sa hulihan. Tingnan mo yung nandun sa may ulo banda. May mga bit-bit siya na kulay orange doon sa ano, sa kanilang mga paa. Di, yun yung mga matamis. Yan. Dila na natin masyado malapitan mga kawed, no? Ayan, kung magmasdan nyo, may mga ano yan. Tay-tay. Tay-tay. Okay, piste. Yun mga kawal, nabol na tayo. Kikitan na. Napakan ko. Udagan kayo. Pero makira na. Hindi ako takot niyan kasi mayroon o, nakakapit o. Sakit. Wala, pinaghabol na kami. Papayro ko na ang kalo yun. Nakamat na nahulog magodang piste. Ay, dito pa. Nawala ang sakit sa paa. Nawala ang sakit sa paa. Hindi ko naramdaman yung sakit sa paa eh. Ako nagandagan. Marami-rami yung kagat ng mga kawin. Sabi ko na, nagbabarbe. Grabe, nangyari mga cold.
Grabe. Tahinga muna tayo mga kapal dahil grabe yung pinagdaan namin. Oh. Hindi na alam yung hindi na namin napansin yung tinik kanina. Andahan-dahan pa pag wala pa. kanina wala pa ng habol na pukyutan. Ngayon may hinabol na wala ng sakit sa paa. Yan mga kawalo, grabe. Sa sobrang bilis ng takbuhan namin yung winner, grabe nang nangyari sa putik-putik sa damit namin at sa paa. si winner, parang nagtsatsa si winner. Update ng mga ng katawan ko ah. Yung chilas ko pala naiwan. Kabawas man tanong, ma. Kita na po yung mukhaon sa ilahaw, ma. Sino mga walo? Oh, grabe yan. Nakikita ko sa inyo yung kagat. Sa labid. Ito. So yan mga kawald, at grabe nangyari. At abang-abangan nyo lang bukas yung gawin namin, at pupuhagi namin yan yung hindi naman niya mamatay mga kawald. So sabagay papalisin namin tapos kukunin namin yung katas niya, yung pulot. Yung pulot niya. Yung honey niya, yung honey. So yun mga kawald. Yan, ito yung mga kawaldo, yung kagat. Yan, ito. Yan, ito mga kawaldo, yan yung kagat nya. Yan, at unti-unti yung humardi. At mayroon pa ako sa balikat. Hindi. Yan, at nandito sa balikat mga kawild, mayroon dito sa likod isa sa satyan at saka dito sa braso ko. Buti nakabalot akong ganito mga kawild. Nagdisidikitan kanina dito, hindi siya makakagat. Saka dito sa sombrero ko. Ay. Naghanap talaga siya, grabe. So yun mga kawal, abang-abang niya lang at taming gagawin bukas no, at hanggang dito lang ang video na ito mga kawal, dahil yun ha, bigla lang tayong nakatingin tayo sa camera no, tapos bigla tayong susunggapan. So yun, nangyari sa amin yung katawan mga kawal, at ito mga kawal, yung kinagat yan, bumukol na at dito sa tiyan ko at dito sa kamay yan, dito sa braso. So salamat mga kawad sa inyong panonood at sana na-enjoy namin kayo sa ginawa naming content ngayon ni Winner. At salamat, hanggang dito na lang. At yun, abangan nyo pala yung aming upload pag video bukas, pag ano nyan, kukunin natin yung katas mga kawad. Pero hindi naman natin yan papatayin, hindi mamatay yan mga kawad. Madali lang yan. Expert ako yan dati mga kawad sa skisong pa ako sa gubat. So maraming salamat at shoutout sa lahat ng Sword Family supporters dyan. Lalo sa mga OFW natin dyan, maraming salamat. At yun, hiningal tayo mga kawal. So, abangan yan mga kawal yung gagawin namin content bukas sa pagkuha ng pulot niyan. At papakita namin sa inyo kung gaano kasarap. At hindi lang namin maitakpaitikim sa inyo dahil wala kayo dito. At kung sino man yung open na pumunta rito, pwede nyo
tikman yan sa talaga yung purong-puro. Si alam ko may mga bintayan doon sa mga butika, sa mga drugstore. Pero hindi na siya ganun ka puro, mga kawild, na purong honey. May mga nilalahok na siya ng mga vitamins, mga ibang vitamins. So ito talaga, puro talaga to pag nakuha. At abangan nyo ito, mga kawild. At maraming salamat. At shoutout kay Sherber Cubs, Ma'am Jupa Buba at Ma'am Agnes at Maring Jinjin, Biuna. Salamat sa inyong solid na pagsuporta at salamat sa inyong mga blessings na binahagi po sa amin. At kay Paring Choi GMTV, shoutout. At yun, mga kawild. Shoutout sa Bures Vloggers, Bukana Vloggers. At syempre sa ating mga solid viewers, Maring LB, Sir Mel Gabo, shoutout. At sa Team Jan Mits, mga kawild, shoutout. At sa Team Musang, maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. At God bless us all. Bye-bye.